Hello guys! Good evening guys! Bago ako matulog, gusto ko guys na meron akong isishare sa inyong mga kapatid ko dyan na mga OFW na dati na hindi ko rin ginagawa yun noon, na hindi ako, naniniwala rin ako, pero yun ang talagang pinanindigan ko guys na ginawa ko, na naging gabay sa buhay ko at hanggang ngayon ay ginagawa ko pa rin guys. Heto mga kapatid kong mga OFW dyan, alam ko na hindi pa kayo natulog, nagtatrabaho pa rin kayo kasi ganyan din ang buhay ko noon. Nandyan pa ako sa Saudi Arabia, sa Dubai, sa Bahrain, sa Kuwait, sa Saudi Arabia, sa Malaysia, dabi ko nang napuntahan guys. Kaya heto, shout out sa inyo mga OFW. Gusto ko kasi siyempre bilang isang ate, isang kapatid, nag-alala dahil alam niyo na ngayon na maraming nangyayari sa buhay natin, na kung hindi ka maingat, na hindi ka maingat sa pamilya mo, hindi ka maingat sa sarili mo, nako, hindi maganda ang patutunguhan ng buhay mo, lalo na kung makatagpo ka ng mga masusungit na amo, yung bang hindi mapagmahal sa katulong, basta ang trato lang nila sa'yo ay katulong, hindi kapatid, hindi kapamilya, diba? Bihira lang yung makakatagpo ka talaga ng mga amo na sasabihin nila na ikaw ay isang kapamilya nila, di ba? Ang nakaringgan ko lang yan guys sa Malaysia, sa Bahrain at saka sa Saudi. Diyos ko, alam nyo guys, sabi ko nga yung tatlong country na yan guys, maganda ang kapalaran ko dyan. Pero yung Kuwait, medyo maganda. Pero hindi masyado guys kasi meron din sumusulpot ng mga demonyo dyan. Tapos Dubai, lalong hindi maganda ang naging kapalaran ko dyan sa Dubai. At saka sa Malana, Dubai at saka ano lang, sa Kuwait, yan ang hindi maganda. Pero Malaysia, Bahrain at saka Saudi, alhamdulillah. Thank you Lord kasi maganda kaya. Kasi noon guys, hindi ko pa na papanood yung mga nagsishare ng ganyan na ano yung mga pangpa-save sa pangpa-swerte, pangpaano yung mga taong yung minamalas, yung mga tao, yung mga bawal, yung mga hindi bawal, yung masamang gawain, di ba guys? Wala pa ako nung kaalam-alam kasi ignorante pa lang ako noon. Kaya sabi ko, kaya siguro noon sobrang parang madilim ang kinabukasan ko nung guys, parang hindi na ako, parang nakabaon ka na sa lupa at saka kung nananaginip ka sorry guys kasi naano yung lalamunan ko kasi nagkape pa ako kasi hindi talaga ako makatulog, pero ito yung ginagawa ko kaya mamaya kapag napanood ko na yung mga videos nyo, yung mga subscriber ko dyan, minsan natutulogan ko na yung cellphone ko guys na hanggang malobat na kasi dalawa pa yung ginagamit ko. May laptop, mayroon pa yung cellphone ng apo ko, yung kasama ko sa buhay ko ngayon, na dalawa lang kami dito, na wala kaming kasama guys, pero hindi ako takot kasi may tiwala ko sa Panginoon na hindi kami pababayaan. Yan, oh, tulong na yung alaga ko, yan, tulong na siya. Kaya heto, Lunes, bukas na naman guys, kaya heto, ang isishare ko lang sa inyo guys, malaking gabay sa inyo, basta maniwala kayo at talagang iaadya ka ng magandang gawain na hindi ka magkakamali sa pamilya mo, lalo na number one sa asawa mo. Lalo na ngayon, di ba, ang daming mga tukso dyan sa bro, di ba? Hindi nyo alam, mga tukso, hindi mo maiwasan, mga problema sa buhay natin, hindi mo maiwasan. Ako, nag-aalala ko sa inyo dyan kasi malayo kayo sa pamilya nyo. Kaya gusto ko naman na i-share yung mga ginagawa ko noon na para sa ganun na hindi ka masyadong mag-isip, hindi ka masyadong mag-alala sa pamilya mo, na gabayan lang sila ng Panginoon at samahan mo din ng pampaswerte, mga kapatid. Yan ang ituturo ko sa inyo guys. Alam niyo kung ganito, para hindi ka mag-isip kung ano yung nangyayari dito sa pamilya mo sa Pilipinas, huwag mong intindihin yun kasi kung may tiwala ka sa sarili mo, may tiwala ka sa Panginoon, malakas ang loob mo at samahan mo ng ganito, itong gagawin ko. Ayan guys, yan si Ate Lydia yung makaano kasi pampatulog na matutulog na ako. Ito guys yung lagi kong ginagawa.
mula noon doon sa amo ko sa Saudi. Kasi ang naamo ko doon ay mabait. Kaya shout out kay Mama Yuhara. I love you, Mama. I love you. I miss you. I miss you sana. I hope you don't forget me, Mama. I miss you so much. Eto, guys. Laging, alam mo yung amo ko doon. Kahit hindi ko naintindihan yung mga nasa utak niya, pero talagang alam ko din na gumagawa din siya ng mga pampaswerte sa buhay, kaya maswerte din yung matanda na yun. Hindi siya nawawala ng mga pera, hindi siya, basta okay lang siya, masaya kami, masaya din siya. Eto guys, yung in-order ko sa Shopee, yan. Kasi naubos na yung galing sa Saudi, kaya nag-order ulit ako. Eto yung number one. Kung hindi ka makatulog, magtingin ka dyan sa kusina ng amo mo, marami dyan sa kusina. Basta nakakita ka ng ganito. Yan. Star anise yan, guys. Star anise. Marami dyan. Mas maganda pa yung mga star anise yan kasi malalaki. Star anise. Mayan. Oh, yan. Oh. Tingnan nyo. Nagtanim ako, guys. Eh. Yan. Star anise yan. Yan. Tingnan nyo. Ne? Bakit? Hindi makita. Yan. Star anise yan, guys. Star anise. Pero dyan sa Saudi, ang lalaki yung mga star anise nila. Ang gaganda. Talagang bilog na bilog. Kasi ito marami pang nasira. Kuha ka lang guys ng isang star anise. Yan. Star anise. Tiga, tingnan ko yung ano. Kasi maano, ayokong mawala yung pabang niya. Yan. So, ang ganda oh. Tingnan nyo. Ang ganda. Talagang bilog na bilog. Kumuha ka ng ganito. Isang ganyan. At lagyan mo din ng ito. Lalo na kung Martes at saka Friday. Tuesday or Friday, guys. Mga kapatid ko lang yan sa mga ano. Ah, kung gusto nyo rin dito, gawin nyo din kung hindi ka makatulog. Yan. Dasalan mo yan. Hilingin mo kay Apo Star Anise na bigyan ka ng mapayapang pag-iisip. Iligtas na yung mga pamilya mo. Maging maayos ang buhay mo. Matupad mo yung mga pangarap mo sa buhay mo. Iligtas ka sa anumang kapahamakan dyan, sa malayo, at lahat kung ano yung gusto mong hilingin. Pagkatapos mo yan nahilingan, kung may time ka pa, kung lang na kung Friday, ito ilagay mo sa isang pouch. Isang pouch yung red. Ganito. Ang dami ko kaya hindi kong ginagawa. Lagay mo dito sa isang red. Kung wala kang ganito, dyan, kasi hindi ka pa nakabili, gawa ka ng maliit na red na kahit punitin mo na yun, yung tela na red, ganito. Balutin mo. Yan, ilalagay mo sa ilalim ng unan dito. Ilalagay ko yan, di ba? Meron din ako dito. Yan, ilalagay mo dito. Ilalagay mo dito. Yan. Dito mo ilalagay. Ganyan, ilagay mo ito, tapos ilagay mo sa unan mo. At para mahimbing yung tulog mo at lahat ng pangarap mo ay tutulungan kanya. Kanyan, kapatid. Yan, isa-isa na yan, guys. Tapos, kapag mayroon ka pang time na maggawa ka pa ng ganun, ito yung gabay namin ng apo, guys. Para malayuan ka ng mga chismosa, kahit nasa malayo ka, ikaw pa rin yung topic yung mga marites, ikaw pa rin yung naalala nilang pinagano, yung mga topic nila, yung bang parang hindi ka nila, lalo na kung nakalayo ka na, diba? Nako, lalong takot sa yung mga marites kasi sabi nila, nako, nakalayo na yun, dami ng pera yun. Pero, alam mo, kasi hindi ka matiwala dun. Kailangan maggawa ka din ng ganito, ng gabay mo, yung asin, tapos lagyan mo ng isang bawang. Yan, isang bawang. Ganito ang ginagawa ko doon. Para kung doon sa Saudi, guys, alam na amo ko, mama, sabi ko, I put this one here, okay? Don't touch because this one is good. Sabi ko, good, ito, good, ito, this is good for us, sabi ko, kasi para, kasi dadalawa din kami ng amo ko doon. Alam ng Diyos, alam nila, dadalawa lang kami. Di ba sinasabi ko pa sa inyo kapag nagbablog ako, dalawa lang kami. Sabi ko maglagay ako sa sala namin, maglagay ako sa kusina, maglagay ako dun sa lamesa ng pinagkakainan nila. Ito guys, ilalagyan ko ng bawang, kaya hindi kami nawawalan ng bawang doon sa Saudi. Lahat, kapag nagpunta ako, sumama ako sa amo ko, bili kami ng, alam mo yung bawang, grabe. Hindi ko pa maubos na kahit yung ano, grabe ang laki, ang gaganda ng mga bawang sa Saudi, di ba? Yung bawang asin, talagang. Pero huwag kang magtapon ng asin kasi bawal. Kapag magtapon ka ng asin, talagang malas ang buhay mo. Huwag kang magtapon ng asin, lalo na dyan sa floor. Huwag mong itapon dyan. Ako, pag natuyo yan guys, sigurado, maghirap ang pamilya mo. Yan ang tandaan mo. Kapag gusto mong itapon yan at marumi na, huwag mong itapon dyan sa sahig o sa ano. Kailangan ilagay mo ito sa
lababo, tapos buhusan mo ng tubig, linisan mo mabuti yun. Huwag mong sabihin na, kapag alam mo guys, kapag nilagay mo ito sa ilalim ng higaan mo, makita mo talaga na tutubig yan kung marami siyang masipsip na yung mga masasamang elemento. Sigurado ko. Kaya dito ko lang nilalagay dito sa ilalim ng higaan namin ng anak ng apo ko kasi dadalawa lang kami dito. Ito yung gabay namin. Ito yung sekreto ko sa buhay ko. Marami pa akong sishare sa inyo guys na ginagawa ko dati dyan sa abroad. Gawin mo yan para magbawi ng buhay mo. Sigurado, hindi ka magkakaroon ng problema. At alam ko, number one ang dasal, diba? Pray lang at gawa tayo ng mabuti para hindi tayo makagawa ng kasalanan, lalo na sa pamilya, lalo na tayong mga OFW. Ako, hindi na ako OFW, nandito na ako sa Pilipinas, pero tinuturo ko ito sa inyo para sa ganun, mayadya kayo ng anumang kapahamakan dyan, lalo na yung mga bata pa, di ba? Na mahilig lang na yung bata pa kasi, madali lang matukso, lalo na sa mga Facebook ngayon, maraming kalukuhan, maraming nakukuhanan ng pera, naku, imbes na yung pamilya mo ang padalahan mo, hindi na kaya. Marami pa akong tatapikin guys. Kaya good night sa inyong lahat. I hope na mayroon kayong konting natutunan sa mga tinuturo ko sa inyo. Kaya susunod na naman. Bye-bye.